Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Meron po akong nabasang kwento patungkol po sa humihingi ng direksyon. Ang sabi doon sa kwento ay may isang taong nagtatanong kung papaano niya mapupuntahan ang kanyang hinahanap na lugar. May hawak-hawak lamang po itong papel at nakalagay doon ang address na kanyang hinahanap na bahay. Kaya ang ginawa ng kanyang pinagtanungan, una niyang pinagtanungan, ang sabi ay, mula rito, ikaw ay kakaliwa pagdating doon sa kanto. At doon naman sa kanto na iyon, diretsuhin mo lang at ikaw ay kakanan. Pagdating naman doon, pag dinire-diretso mo yon, may makikita kang basketball court. At pagdating doon, kumanan ka uli at kaunti na lang. Pagkatapos noon, kumaliwa ka, doon mo na makikita ang hinahanap mong address. The possibility is mawawala yung naghahanap. At ang sabi pa doon sa kwento, sabi doon ay pagdating mo doon sa bandang pagkalampas mo ng basketball court, magtanong ka uli para masigurado mo kung saan ang hinahanap mong address. Kaya nga, malaki ang posibilidad na mawala ang taong naghahanap ng kanyang hinahanap. Subalit ngayon sa ating ebanghelyo, nang sabihin ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Parang sinasabi ng ating Panginoon, sasamahan kita doon sa iyong patutunguhan. Hindi kagaya doon sa kwento na itinuturo lang ang direksyon. Sa ating ebanghelyo ngayon, nang sabihin ng ating Panginoon, ako ang daan, hindi kita iiwan hanggang marating mo ang iyong daan, ang iyong tutunguhan. Kaya nga ito'y isang paalala din po sa atin ng ating Panginoon nang sabihin niya sa ibang parte ng ebanghelyo, maraming mga bula ang propeta ang darating at magpapakilalang, ako si Jesus, ako ang Kristo. Ano ang paalala ng ating Panginoon dito? Huwag kayong susunod. Dahil yan ay bula ang propeta. Nag-iisa po ang ating Panginoon at wala po siyang kahalili. Wala po siyang sabihin nating isinusugo maliban doon sa mga apostoles na kanyang inequip, maliban doon sa mga alagad niya na kanyang tinuruan para ipakalat ang kanyang mabuting balita. Subalit yung mga taong nagsasabing, ako ang adopted son of God, o kaya'y sasabihin, ako ang anak ng Diyos, suma sa akin si Kristo, maniwala kayo sa akin. Ang paalala sa atin ng ating Panginoon, huwag kayong susunod dahil ang lahat ng ito'y mga bula ang propeta. Sa pagsasabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, nais ibigay sa atin ng ating Panginoon na siya lamang ang dapat nating sundan. Siya ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang sabi niya sa unang parte ng ating ebanghelyo, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Si Jesus ang magdadala sa atin sa kanyang kinalalagyan ngayon, na kung saan sa kanyang pagkakatawang tao, ipinakita sa atin ng ating Panginoon kung ano yung daan na dapat nating magtasin para marating natin ang buhay na walang hanggan, kagaya ng kanyang pagsasabuhay ng mga ginugusto, ninanais,
at niluloob ng ating Amang nasa langit. Walang ibang magtuturo sa atin at magdadala sa buhay na walang hanggan kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Tayo po'y mga guide na lamang na kung saan ang sinasabi ng ating Panginoon, ang ating kapwa, ay igaguide natin sa katotohanan. Kung tayo ay nananatili sa ating Panginoon, nagiging mga guide ang bawat isa sa atin. Subalit kung taliwas ang ating mga ginagawa, wala po tayong pagkakaiba sa mga bulaang propetang tinutukoy ng ating Panginoon. Muli ang hamon sa atin ng ating Panginoon, nawa bagtasin natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, na walang dilit iba, mismo si Jesus na nagpapakilalang daan, katotohanan at buhay. Amen.